fish. Kalahati tao, kalahati ay isda. Meron bang sirena? Wala, walang sirena. Wala rin chokoy, wala ding tikbala. Wala. Nagiginig po ba tayo? Ang Diyos ng Ninive ay si Dagon. Half fish and half man. No? Ginawa lang nila ito. Diyos-Diyosan lang nila ito. And listen very carefully. Tingin kayo sa akin. Alam mo ba, isang preaching lang ni Jonah na evangelize niya ang buong Ninive in just one preaching? You know why? Ano paraan? Kahit na mahirap i-evangelize ang wicked na Ninive, na evangelize niya dahil tinulungan, sinamahan siya ng Diyos. Ang mga kaluluwang pinapaligtas sa atin ng Panginoon, ang mga dakilang bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, magagawa natin yan at maliligtas natin ang mga kaluluwang iyan sapagkat sasamahan tayo ng Panginoon. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Ito na si Jonah. At nang si Jonah ay parating na para mag-preach sa Ninive, saan sa galing? Sa dagat. Sa dagat sa galing. Usually, pag galing ka ng dagat, anong sinasakyan mo? Bangka. Ano? Barko. Ano bang sinasakyan mo pang bangka, pang dagat? Hindi pwedeng eroplano. Hindi rin pwede tricycle. Lalong hindi pwede ang tricycle. Pero, isang himala ng Diyos, dakilang himala ng Diyos, si Jonah, nakasakay sa bundang ding. Katahami, malampakan natin si Lord. Hallelujah! Isipin mo si Jonah, nakasakay sa bundang ding. Di ba? Ano kaya tanong no? Kung si James Bond, kung si James Bond, ano pa tanong ni James Bond? Hindi na kasi ang nakakapanood ng James Bond. Di ba bawat mga superhero, di ba may tanong sila? Ito na ngayon si Jonah, nakasakay sa bundanding, no? Nasa loob ng bunganga ng bundanding, nung malapit na sa ano, niluwa siya ng bundanding, okay, baka nandito rin sa bundanding eh. Pira. Saka nakakita ng preacher na ganyan? Alam mo, it's hard to win the world. Kailangan talagang gumawa at isang dakilang bagay sa atin para maniwala ang mundo. Amen? Yes. Kahit sabihin mo, binago ako ng Diyos, eh, maniwala ako sa iyo. Nagsisinungaling ka lang. Dati akong bakla ngayon, lalaki na aki. Lalaki na aki. Hindi ako lalaki. Iba pa ng tono mo. Na-joke lang yun. Ang ibig ko tukuyin, minsan kahit gumawa ka lang ng maganda, ang tingin pa rin sa iyo ng tao masama. Tama? Nagbago ka na, ang tingin pa rin sa iyo ng tao, hindi ka nagbago. Yes. Kaya ang gagawa ang Diyos ang paraan para patunayang nagbago ka at pa-evangelize mo sila. Hello? Eto, iniluwa ng bundanding si Jonah at sinakay ng bundanding si Jonah at dinala sa dagat. Nung binaba ni, ng bundanding ng Welsh si Jonah sa dagat, palagay niyo wala nakakita sa kanya o meron? Palagay niyo lang, pwedeng manghula. Kalapitin mo katabi mo, palagay mo lang. Sige. Kalapitin mo, palagay mo lang kamo. Ano sa palagay mo? Malamang may nakakita sa kanya, di ba? At sinabi, ako, merong tao. Sakay ng Welsher. Alam mo, malamang para patunayan sa mga taga-Ninive na ang Diyos ni Jonah is greater than their God na si Dagon. At naniniwala ako with all of our hearts, with all of my heart pala, naniniwala ako with all of my heart, ito ang panahon ngayon na patutunayan ng Diyos sa marami na ang Diyos natin ay totoo. At ito ang pinakamakapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Patutunayan ng Diyos sa mga classmates mong born again na ang Diyos may totoo at Diyos may makapangyarihan ng Diyos. Patutunayan sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, sa mga nag-aapi sa iyo, at mga rito. Kaya nung pagbaba ni Jonah sa kain ng bundanding, nakita siya ng mga taga-Ninive at siya pala ay preacher. At siya po ay nag-preach
sa kanyang preaching ang daming na born again. Naligtasan ka. Ito ang kalooban ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Amen? John 3:16. Ano pong sabi sa John 3:16? For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Pakisabi mundo. Pilipinas na ang mahal ng Diyos. Amen? Hindi mahal ng Diyos sa mga Chinese. Tama, mali? Mali? Kahit na ang mga Chinese ay inaagaw ang pag-aari natin, mahal pa rin sila ng Diyos. Are you praying for China? Are you praying for your enemy? Nagiginig pa po ba tayo? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandaigdigan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesus Kristo na ang sino man sa kanya'y manampalataya ay hindi na mapahanga kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 15 or Mark 16 verse 15. Mark 15 verse 16. Yung last chapter. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Lahat ng tao ay gustong iligtas ng Diyos. Nakikinig po ba tayo? Pakisabi lahat ng tao. Si Jonah, ayaw niya pumunta ng Nineveh marahil dahil ito'y mga masasamang tao. Actually, ngayon sa pangangaral nito, nakakapag-isip-isip ako eh. Totoo. Kasi kung magkamit siya talaga bilang tao, tayong lahat, di ba? Minsan, may mga tao, ang hirap talaga may evangelize, di ba? Ang hirap talaga ipalo ha? Ang hirap talaga pabalikin sa Panginoon at paglingkurin sa Diyos. Sa mga pangangaral na ito, ako yung mismo, kinakausap ako ng Diyos eh. Amen. Na kahit na sino pa sila at maraming beses pa ang kanilang pagtanggi, at kahit natin tinaliguran na nila tayo, inawin na nila tayo, kinakailangan pa rin natin silang mahalin at i-evangelize. Amen. Yes. Mabuti pa, hindi nagkonsultukan si Manny Pacquiao kay Marquez eh. Mabuti pa, inimbitahan nilang ni Manny Pacquiao si Marquez ang Bible study. Totoo. May tao pa ba rito? Palakpakan natin sa Lord ng malakas. Kasi kung inimbitahan na niya si Marquez, na-born again pa si Marquez eh. Eh, hindi niya inimbitahan sa Bible study, pinatulog-tuloy siya ni Marquez. You see? Ikinig po ba tayo? He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. No? Lahat ng tao ay gustong iligtas ng Diyos. Amen po ba? Unang Juan 2:2. Anong sabi sa 1 John chapter 2, verse 2? Anong sabi ganoon? He is the atoning sacrifice for our sins and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Pakisabi, whole world. Whole world. Ano ibig sabihin ng atoning sacrifice? Para maunawaan natin, ganito yan. Ito, tingin kayo sa akin. Noong Old Testament, merong hayop na kinakatay. Walang bahid dungis, walang sakit. Kinakatay yun, tapos yung dugo, kinukuha, binibisig sa altar para ang kasalanan ng lahat ng mga tao ay matakpan. Pakisabi matakpan. Hindi mapatawad, hindi mawala, kundi matakpan. Matakpan lang. At anong sabi ganoon sa aklat ng Hebrew chapter 10? Basahin natin, Hebrews chapter 10. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year. Taon-taon yun eh. Taon-taon yun. Ang high priest, kukuha ng dugo, ibibisik sa altar, doon sa Holy of Holies. Para ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundo ibabaw nito ay hindi mapatawad kung hindi matakpan. Pakisabi matakpan. Parang ganito, uy, ang pangit ng basura na ito. Meron tayong bisita. Takpan mo muna.
para hindi makita ng bisita. Nakatawaan ninyo ako. Hindi mo nilinis, tinakpan mo lang. Ganyan ang ginagawa ng paghahandog ng tupa ng Old Testament. Hindi nililinis ang kasalanan, tinatakpan lang. Tinatakpan. Tuloy natin ang pagbasa. Yan. Verse 2, otherwise would they not have stopped being offered, for the worshippers would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins. Tuloy natin. But those sacrifices are annual reminder of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Tuloy natin. Therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Tuloy natin. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. I have come to do your will, my God. Ito. Ang tanong ay ito, bakit wala na mga paghahandog na ginagawa ngayon taon-taon? Bakit wala na? Bakit wala nang sacrifices na ginagawa ngayon? Bakit? Ang sagot, tapos na yan. Bakit? Dahil si Christ na ang final sacrifice. Siya na ang final sacrifice. Habang wala pa si Christ, tupa muna, without blemish, without speck, at saka yung blood na ng tupa, inisprinkle sa altar, habang wala pa si Christ. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Nang dumating si Christ, tapos na ang lahat ng sacrifices. And once for all, inoffer ni Christ ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi niya sa 7 last words, di ba? Isa sa sinabi niya sa 7 last words, di ba? It is finished. Tapos na ang mission, accomplished. So wala ng kaserdote ngayon, mawalang galang na sa mga religion, sa o sa religion, dapat wala ng pari ngayon. Wala ng sakripisyo ngayon. Tapos na yan eh. Wala ng sacerdote ngayon. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon meron pa yan. Dahil tapos na ang mga sacrifices. Hebrews 9:22 nang ibinuhos ni Christ ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kailan natapos ang paghahandog? Nung dumating si Kristo. Verse 7, anong sabi sa verse 7? Then I said, here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Kailan natapos? Kailan napatawad, nalinis ang kasalanan ng buong mundo? Kailan? Kailan? Nung namatay si Kristo. Nung handa ng gawin ni Kristo ang kalooban ng Amang sumasa sa langit, natapos na ang paghahandog para sa kasalanan. At mga minamahal, ang mga taga-Ninibi ay mga makasalanan. Na sila ay parurusahan ng Diyos, itatapon ng mga kaluluwa sa impyerno. Hindi lang yun, bubunawin ng Diyos ang Ninibi, as in bubunawin. Nakikinig po mo pa tayo. Ngunit, ang pagpunta nila sa impyerno'y napigilan. Pakisabi, napigilan. At ang paggunaw sa kanila ng Diyos ay napigilan. Bakit? Sapagkat dumating si Jonah. At sa pagdating ni Jonah, na-evangelize niya ang buong Ninibi. And listen very carefully. Ang mga mahal mo sa buhay, classmates mo, office mates mo, friends mo, even your enemies, silang lahat ay mapipigilan sa pagpunta sa impyerno kung darating ka sa kanila at isishare mo sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Hello? Itaap ako ba rito? Nakikinig po po tayo? Malakap tayo saglit ng malakas? Kailan naligtas ang mga taga-Ninibi? Kailan? Nung dumating si Jonah at ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Nakikinig pa po ba tayo? Sino ang Savior ng buong mundo? Si Kristo. Pero hindi nila matatanggap si Kristo
malibang i-share, i-preach mo sa kanila si Kristo. Tumawag ako sa cellphone. Dahil nabalitaan ko, ang nanay ay nasa ospital. Hindi ko alam kung saan ospital. At gusto kong puntahan yung ospital at ipag-pray ko yung nanay niya. Tumutunog lang yung cellphone pero walang sumasagot. Tinext ko, kumusta na nanay mo? Walang reply. And the Lord spoke to me. Yung anak na iyon ay tinatawag ng Diyos para ipangaral ang salita ng Panginoon. Ako'y mabuting pastor na gusto kong mag-pray ng may sakit. At gusto kong puntahan kahit gano'n ako mabisi, kaya lang walang reply sa sagot sa text ko, walang sagot sa mga tawag ko. And the Lord spoke to me, yung anak na iyan ay tinatawag para ipangaral ang salita ng Diyos. Many Christians are running away from the Lord, ayaw mag-evangelize. They don't want to preach the gospel of Christ. No time to evangelize, but more time for FB. Kahit bubugak-bugak na yan, antok-antok na yan. Ha? Good night na ka FB, pero naka-online pa yan. Hello? Kahit pigilan mo mag-FB yan, mag-FB talaga yan. Kailan at kailan natigil ang pagkamatay ng mga taga-Ninibe? Kailan sila naligtas na magpunta sa impyerno? Nandumating si Jonah! Si Jesus ang Savior of the world, pero naghahanap ang Lord na nagaya ni Jonah para i-share sa classmates niya, sa kaibigan niya, sa kaaway niya, sa lahat ng tao sa buong mundong ito, na si Kristo, the only true Savior and only Savior. Basahin natin yung Matthew 1:21 says, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Sino ang Savior? Si Jesus lang. Ituloy natin sa Lucas 2:11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. There is only one Messiah. There is only one Christ. There is only one Savior. At hindi ito alam ng Ninibe. Kaya kinausap ng Diyos si Jonah. Jonah, punta ka ng Ninibe. Ayoko. Masasamang tao yung mga yan. Ayoko. Pero kahit ayaw mo na sila iligtas, kahit hindi mo sila gusto, kahit kaaway mo sila o inaaway ka nila, kahit hindi ka nila mahal, kahit hindi mo sila mahal, ang utos ng Diyos, iligtas natin ang lahat ng tao. Nakikinig pa po ba tayo? Palapakan natin ang Lord saglit. Nagsisi ang buong Ninibe ng kasalanan. Utang nila yon at utang na loob nila yon kay Jonah, dahil merong Jonah na ipinangaral si Jesus. Amen? Maraming nangangaroli ngayon. Maraming may Christmas tree, Christmas party, may exchange gift, may munita-munito. Maraming nagsashopping ngayon. Pero ang lahat ng iyan ay walang koneksyon sa pagliligtas ni Kristo. Tama? Walang koneksyon yan. Maraming tao nagsiselebrate ng birthday ni Kristo, pero hindi naman birthday ni Kristo at hindi naman sila ligtas. Ang bawat isa ay gusto, pero pinapaalam lang sa atin, hindi pinanganak si Christ ng December 25. At hindi rin nagsabi si Christ, i-celebrate niyo ang birthday ko. At basahin niyo ang Bible, di isang beses walang nag-celebrate ng birthday ni Christ. Pero walang masama na mag-celebrate ng birthday ni Christ. Gusto ng bawat isang mag-celebrate ng birthday ni Christ. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang lahat ng iyan ay walang koneksyon
sa pagliligtas ni Kristo. Naunawaan ninyo ako. Bakit naligtas ang buong Ninibi? May nangaral eh. Eh, lingkod ng Diyos, kapag ako ba'y nangaral, anong mangyayari? Matayo sa Israel 3. Kapag inunang mong sundin ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. Amen? May pangako ang Diyos, Mateo 6:33. Pag inuunang mong gawin ang kalooban ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. May tao pa ho ba dito? Ngayong anibersaryong ito, wala, hindi mahalaga kung sa dati na anibersaryo, puti pa rin ang buhok ko at daw nakapagpakulay. Hindi mahalaga kung hindi maayos ang gupit ko, walang problema. Hindi mahalaga kung bago yung merkana ko o bago yung sapatos ko, hindi mahalaga. Ang mahalaga sa araw na iyon, maganda ang ating anibersaryo at mapagpala ang mga dadalo. Amen. At mapapurihan ang pangalan ng Panginoon. At sa araw na iyon ay bumuhos ang malakas sa kapangyarihan ng Diyos, siya'y magligtas, magpagaling at gumawa ng nakilang bagay. Amen. At sa araw ng anibersaryo, mas mahalaga na ikaw at ako ay merong dalang kaluluwa. Nawa sa araw ng anniversary, be like Jonah. Kalimitin mo ang tabi mo para huwag makatulog. Sa araw ng anniversary, dalin mo ang buong Ninibi. Hindi man buong Ninibi ang madala mo, hindi man ang buong barangay mo, hindi man ang buong kumpanya mo, hindi man ang buong classmates mo, hindi man ang buong section mo, hindi man ang buong lahi at lipi mo. Sa araw ng anibersaryo, magdala ka man lang ng kahit na isa, magagalang ang kalangitan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At kailan yung ating anniversary? Sa Sunday na. Sunday po iyon. Sa ganap ng alas 2 ng hapon, dumarin sa baba sa Quezon City Hall. Tumulong ang mga sasakyan na ipagamit ang pag-decorate, etc., etc. Yung mga sobre natin na ilabas na at yung mga lamang pera. At wala tayong camera na digicam. Nangihiram lang palagi tayo year after year. But I'm planning na bago dumating yung Linggo, gusto kong bumili ng bagong camera, yung latest labas ng Nikon na D7000 na nagkakahalaga siya ng more or less 70,000. Nakikinig pa ba tayo? Hindi ko naman ipapasagol sa inyo lahat yun, bagamat meron talagang nangako mula sa ibang bansa yung nangako at pinakanbas. Sabi niya, mas mura sa Pilipinas. Ipapadala ko na lang po ang pera at kayo na lang ang bumili. Pero magka-anniversary niya tayo, wala pa rin pinapadala. Nakakalimot ng tao ang Diyos ay hindi nakakalimot. O baka naman nagkasakit, baka sinipon, baka nagka-pimples. Hindi natin masisi. Pero bago mag-anniversary, bibili pa rin tayo. Amen? Saan nang pumula ang pera? Saan pa? Hindi sa pulsa mo. Sa ATM card mo, pagtutulong-tulungan natin. Amen? Ngayong linggong ito, bubuuin natin more or less ng 70,000. Kaya ba o hindi? Kaya o hindi? Ano ba ito mga tabi mo? Kaya ka mo! Kaya! Lahat tayo ay magsasacrifice. At kung hindi mo dala ang pera ngayon, kunin mo ang bank account ng Ministry kay Pastora Roan, ilag-ilag mo. Itatabi mo lang ang deposit slip. Saka mo siya i-text, Pastora Roan, Pastora Chi. Ito yung card. Hindi man kabuuan ng 70,000, nagpadala ako ng 10,000. Amen. Kaya bago mag-Sunday, ang D7,000 Nikon, bit-bit natin. Amen! Palakpakan natin sino? Yung pinakamalakas sa palakpak, baka sagutin na yung 70,000. Okay na, eh lingkod ng Diyos, kung merong isa rito na sinagutin yung 70,000, agaya ng promise ko sa inyo, by January, may aircon dyan, may aircon dito, malaki, promise ko. Lahat na ibibigay nyo sa sobra pa at bibili tayo ng bagong keyboard.
Lahat yan papalitan natin. Lahat ng mga luma dyan, papalitan natin yan. Ito lang ang mga hindi papalitan. Pagagandahin pa, pararamihin pa, patatampurin. Patatabain pa ang mga baliwang. Na-chop pa niya. Karunan din pala ako mag-ilonggo ah. Kasi tatay ko taga-pambuso ang kapis yun eh. May konti lang, konti lang alam ko. Pwede rin ako mag-uray kasi nanay ko tag-uray din yun eh. May tao pa ako rito. Kaya natin ah, mag-ooperate tayo mamaya. At dito na tayo mag-uawakas sa aklat ng Jonah chapter 4. Tingnan ninyo. Jonah chapter 4 verse 11. And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also so many animals, pati mga hayop, mamamatay kapag ginuno ng Diyos ang Nineveh. At 120,000 people who cannot tell their right hand from their left. At merong nagsasabi na ang 120,000 people na ito na hindi pa nila alam ang mabuti at masama, iyan ay mga bata. 120,000 ang bata. E ilan ang tao ng Nineveh? And according sa nabasa ko, at that time, ang tao sa Nineveh ay 500,000. 120 ang bata. Sabi ng Panginoon, hindi ka ba naawa sa kanila, Jonah? 120 bata. 500,000 Ninevites. Wala ka bang concern sa kanila para sila evangelize? Nawa kahabagan tayo ng Diyos at tayo magsipagsisi ng ating kasalanan at mahalin natin ang ating mga kaluluwa. At naway kahabagan tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng habag sa ating kapwa. Kahit makulit ang anak mo, mahalin mo pa rin natin evangelize. Kahit na anong ubod ng sama na nila, mahalin mo pa rin si natin evangelize. At yung mga na dati nang nag-evangelize ay muling pag-evangelize. At yung mga dati nang nagpapalap ay muling magpaluan. At yung mga dati nang nagliligtas at naglilingkod ng sapang sa Panginoon ay gawin. Nakikinig po ba tayo? Tamawag ako sa cellphone ng isang kapatid para alamin ng nanay niya kung nasaan ako. Kung pupuntahan ko dahil minsan ka nagpapag-pray ko. Hindi siya nasagot ang cellphone. Then next, kung nasaan ang nanay mo, walang reply. And the Lord told me, ang anak na iyan, ang lalaking anak na iyan ay matagal ko lang tinatawagan to preach my word. Yun ang sagot sa akin ng Panginoon. Hindi talaga ako nakapunta, hindi ko na ipag-pray. Walang sagot, walang reply. Hindi ko alam. Piso lang naman yung text. Hindi naman na kailangan mag-text pa kasi tumatawag na nga ako eh. Tao pa ba rito? Ito ang pamagat ng ating mensahe. Jesus, the true and only Savior of the world. Kaya bago tayo mamatay, ngayon na habang tayo may buhay, tanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior na ating mga buhay. At bago maging huli ang lahat, sa ating mga kaibigan, classmates, mga mahal sa buhay at sino pa man, magligtas tayo. At sa darating na anniversary, lahat ng mga wala rito, nung nakaraan maraming absent kasi nanood ng Manny Pacquiao at Marquez fight. Ngayon maraming absent ulit dahil tumulad na. Lahat ng mga absent, sabihin ninyo, itis yung tawagan ninyo at paalalahanin ninyo. At sa darating na anniversary at gagawin natin, lalo na sa anniversary, lahat tayo dadalo at lahat tayo magsisikap na may dala tayong kaluluwa. Amen? Dahil ang anong sabi ng Panginoon kay Jonah chapter 4 verse 11, anong sabi ganoon ng Lord kay Jonah? Diyan mo ba? And should I not have concern for the great city of Nineveh,
in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left.